patunay na ang isa sa pinakadakilang araw na pinakahihintay ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo o ng mga tunay na Kristiyano ang kanyang muling pagparito sa sanlibutan, na sa ganito ay makakamta na ng mga hinirang o mga tagasunod ang gantimpalang inilaan sa kanila ng Panginoong Jesucristo at ng ating Panginoong Diyos. Noong paman ay may mga palatandaan ang ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang nalalapit na ikalawang pagparito, at ang mga palatandaan iyon ay nakasulat sa banal na kasulatan, kagaya ng digmaang aalingaungaw, paglaganap ng mga sakit at salot, paglaganap ng karasan at paglindol sa iba't ibang dako, at ang lahat ng ito ay nagkaroon ng katuparan. Subalit ang ating tatalakayin ngayon, mga kaibigan, ay kung ano nga ba ang aktual na mangyayari o mga senaryong ating masasaksihan sa kanyang aktual na pagparito, na masasabi na nga nating nandito na siya. Kung ikaw ay isang Kristiyano na sumusunod at tumatalima sa utos ng ating Panginoong Jesucristo at sa utos ng kanyang Ama o siyang ang Panginoong Diyos, ay excited ka sa kanyang muling pagparito o second coming. At taliwas naman ito sa mga gumagawa ng liko o masama, na matatakot talaga kapag nandiyan na ang Judgment Day o ang kanyang ikalawang pagparito. Ano nga ba ang mga palatandaan na siya ay nandito na sa daigdig o bumalik na o matatawag na ikalawang pagparito na mangyayari sa araw ng paghukom upang kunin ang mga hinirang at isama sa bayang banal na ipinangako niya sa mga ito? Ganito ang kanyang sinabi tungkol sa kanyang ikalawang pagparito, na siya ay darating na parang kidlat na gumuguit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Pagkatapos ng kapigatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapap, at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa udyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ayon pa sa mga Bible scholars na nagsipag-aral ng nasabing talata, ay konektado ang nasabing talata sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ang talatang nabanggit ay kalintulad din sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, na ganito, "Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo ay mamatay, ngunit lahat tayo ay babaguin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng muling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguin tayong lahat. Gayon man, tandaan natin na ang kanyang muling pagbabalik ay walang nakaalam. Walang nakaalam ng petsa, araw, oras at taon. Kahit ang mga anghel sa langit at kahit ang anak ay hindi alam ang oras na iyon, kundi ang nakaalam lamang ay ang Panginoong Diyos." Ganito ang nakasaad kaugnay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, na nakasaad sa ikalawang Pedro 3:10.
Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo kaugnay sa kanyang ikalawang pagparito? Gayun din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito ay maaaring sa takipsilim, sa ating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Kaya nga mga kaibigan, paghandaan natin ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa sinabi lang na maging handa o paganda, kundi maging handa sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral at utos na ibinigay din sa kanya ng ating Panginoong Diyos na dapat nating lakaran at sundin. Gawin nating lahat ang mga bagay na matuwid sa kanyang paningin at lumakad tayo sa tamang daan. Hanapin natin ang tamang landas, magbalik loob sa Panginoong Diyos at hanapin ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Sapagkat nasusulat nga, hindi naman lahat ng tumatawag sa Kanya o sa ating Panginoong Hesukristo ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad ng Kanyang mga kalooban o mga salita. Kaya, magbagong buhay, magpakabanal at matakot sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga likong gawain o kasalanan. Naway nagustuhan po ninyo ang paksa sa video ito at maraming salamat po sa inyong panonood. Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos.